dog lovers dyan and dog owners dyan. Meron sa akin isang customer na nag-PM kung paano raw po natin tuturuan yung aso na hindi naman po mahilig sa dog treats. Okay? Tsaka hindi rin, wala rin ball drive. Diba? So usually po kasi ang mga ibang mga dog trainer is bumabase lang po sa dog treats tsaka sa ball drive ng aso. So kapag wala pong ball drive tsaka wala pong dog treats, hindi po siya mahilig kumain ng pagkain. Kunwari, like kunwari, lagyan natin ng tali, is ayaw pa rin nilang kumain, ayaw pa po nilang sinusubuhan kahit ano pong gawin natin. Okay? So yun po yung tuturo po sa inyo. Kahit na wala po tayong dog treats at wala po tayong wala pong ball drive yung aso po natin, mapapasunod pa rin po natin at magunuruan pa rin po natin. Usually po ako, ang mga ginagamit kong dog training materials is ito po. Okay? Meron po tayo dito prong collar. Ayan, prong collar, choker, dog chain, leash. Ayan, ito parang, ito kagaya ito ng mga ginagamit ng iba, yung mga binibenta nilang leash, kagaya na parang siya tagi ng gabay, o kaya magic leash. Okay? So, ito parehas lang ito halos ng chain. Ang pinakaiba lang nila, kunwari, let's say, kunwari, parang gabay na ito, ang pinakaiba lang nila, ito tela. Okay? Isa naman chain. Pero ako mas komportable akong gamitin, usually chain po talaga. Kasi may aso po kasi talaga minsan, pagka natalian po ng ganito, tapos eh medyo mapalag, talagang hindi pa marunong, minsan nagagalit sa tali. Pag naagat po nila pumagat yung tela, mapuputol po nila. Hindi po kagaya ng kapag chain po ginamit po natin. Okay, yan, shoot lang po natin ito, ganyan. Kasi lalagyan natin sa leg, kahit sagatin po ng aso ito, hindi po nila mapuputol. Okay, kasi iba't iba po yung aso eh. Minsan pag nagyan po natin ng tali yung aso, is pumapalag po talaga. Okay, so, ayan. Anyway, ito po yung gagamitin kong leash muna doon sa ating gagamitin na demo dog. Isa siyang Turkish Kangal. Okay, itong leash na to. Chain din siya na may karugtong siya na leash. Okay, so paggamit nito, ganito lang po yan. Kahit ano pong chain or kahit ano pong klaseng ganito, kung ganito yung parang pinatawag nila na gabay, is pwede yan, ganito lang yan. Mag-shoot po natin. Usually po kasi sa standard ng dog training, lagi pong kaliwa yung pag-handle po natin. Okay? Pero kung gusto mo sa kanan, pwede rin naman po pa-letter Q yung paglagay. Pero standard po pa kaliwa po talaga. Kailangan lagi po nasa kaliwa yung aso. Ayan po, pa-letter P. Okay? So, yung aso nyong hindi po kumakain, right, kumakain naman, usually, syempre, kakain ng talagang aso. Diba? Pagka pinakain ng natural. Pero ibig sabihin po, kung hari gusto nyo po siya i-training, ayaw po niya ng kahit na anong reward, hindi po siya gumagana sa kahit anong reward. So, ito po yung mabisa na gagawin po natin. Ituturo po sa inyo kung paano po gagawin yun. Okay? Hindi rin po mahilig sa bola yung aso. So, ito po. Kasi baka yung ibang mga dog owners yun, nawawalan na po ng pag-asa. Kapag kayong aso nila, wala pong ball drive, tsaka food drive. Okay? So, ganyan. Paletter P po. Okay, ang gagamitin ko pong aso is Turkish Kangal. Alright? So, alright guys, ito po yung gagamitin po natin demo dog para po sa gagawin po natin training. Okay, ito po kasing Turkish Kangal na to. Kaya kung makikita niyo po, napakalaki po niya. Wala po siyang ball drive. Okay, wala rin po siyang, hindi rin po siya mahilig sa pagkain. Kaya kung mapapansin niyo po, kahit sobrang laki niya po, hindi po masyadong malaki yung pangatawan niya. Okay, tamad po kasi siya kumain. So, ayaw niyo rin po ng dog reward. So, paano ko ito tinuruan? Okay, usually ito lang po yung gamit ko. Ayan. Kung nga rin, may mga gamit po kayong leash o kahit na yung tinatawag po nilang gabay, ang tama po paggamit po nun is shoot niyo po siyempre sa leeg. Pag-shoot sa leeg, yan. Dito po sa dulo po yung tali para madali niyo po siya makontrol. Okay, ayan po. Ayan, para madali po yung mga doktor. Kasi yung aso po, usually po, ang weakness niyan, nasa leg po. Ayan, mapapasunod niyo po yan dito po sa chain na to. Ayan, pwede rin sa leg. So, dapat yung proper position. Okay? So, i-demo po muna sa inyo yung training niya. Okay, come here. Back. Here. Back. Here. Ayan. Kung mapapansin niyo po, yan, sumasabay lang po siya. Stop. Sit.
Sumasabay lang po siya pag nilalakad po natin. Pero before po, hindi po ito naglalakad ng maayos. Siyempre, kaya po sa atin ito pinatraining kasi siyempre sobrang lakas. Pag linalabas po ng may-ari, nanghihila po siya. Okay, so tama pong paglagay ng tali, dito po muna. Ayan. Shoot niyo po ng chain. Lagi pong kaliwa. Okay, nasa left side po siya. Tapos ang paglagay po ng chain, kailangan po pa-letter P. Okay, kung nasa right naman po ang gusto nyo, pa-letter Q. Okay po, so usually kasi sa standard is talagang left side po talaga. Okay, kagaya po niyan. Okay, so lahat po natin kailangan po ang pag-handle din po sa dish. Ayan, may silang po. Ayan, may silang po para masanay siya na nasa tabi lang po natin yung dogs. O kahit ano pong klaseng dog breeds yan. O kahit aspin pa po yan. Okay, good job. Come on, tilt. Stop, sit, good, shake left, good, shake right, good, down, down, good job. Okay, so guys, pinakita ko po muna sa inyo kung ano po yung mga natutunan niya po ng mga basic command. Kahit wala po tayong gamit na dog treats, at saka wala po tayong gamit na bola, laruan, okay? So ngayon, ang tanong po talaga natin ito na po, paano po natin yung team training? Paano po natin siya timabukan ng gano'n? Na kahit wala pong dog treats, is ano, napapasunod po natin siya. Na kahit hindi po siya mahilig sa bola, na hindi po siya mahilig sa pagkain, napapasunod po natin siya ng ganyan. Okay, so ganito lang po yan, guys. Kasi ang pag-pro po ng aso, nasa leg po yan, yung mga ganyan sila. Okay? So, halimbawa, ganyan, nakatayo po siya. Nakatayo na po yung aso po natin. Lalagyan lang po natin ito ng hihilahin lang po natin ito pataas. Itong leash po natin na ito. Paghihina po natin pataas yan, sasabihan po natin ito dito sa buwit. Para po matuto siya ng sit. Na kahit wala po tayong dog treats, hindi po siya mahilig sa dog treats, hindi siya mahilig sa bola, okay? Papasunod pa rin po natin at matuturuan pa rin po natin yung aso po natin. Okay? Papaito po sa inyo. Ito, hihilahin po lang po ito pataas. Tapos hihina lang po ng konti sa buwit. Okay, sit. Ayun. Okay? Yun, submit po siya. So, ganun lang po yan. Tapos, syempre, wala po tayong reward sa kanya kasi hindi po siya kumakain ng pagkain. O, nabigyan natin siya ng dog treats. Hindi po siya, hindi niya po gusto kahit atay, kahit manok, kahit tinapay, kahit hotdog, hindi niya po gusto. Tapos, kahit bola, wala rin po yan. Hindi niya rin po gusto. Gagawin po nating reward sa kanya is praise. Good job! Good job! Yan. Come on! Okay, so para naman po natin siya mapa-down, syempre aso, pagkakarara, kasi hindi naman po agad naganda down yan. Lalagyan din po natin ang pressure pababa naman. Kasi kahit anong command po natin, kung nandito po yung hawak natin sa leash, ayan, sabihin natin down, 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 kahit magagaganyan naman po tayo, kahit magdadapana po tayo dyan, hindi po magda-down yan. Syempre, yung aso pa nag-down, syempre matasaal po siya. Diba? So ang gagawin po natin, ito pong leash na to, ibababa rin po natin, igaguide lang din po natin. Okay, down. Okay, down. Ayan, may pressure. Down. So, pag nag-down, press po ulit. Okay, ulit-ulit lang po yan, guys. Hindi po natin makukuha yan ng parang magic. So, ulit-ulit lang po natin gagawin niya para makasunod po natin siya. Kahit wala po tayong gamit na dog treats at saka laruan po. Ayan. Okay, hanggang sumunod yan. Press lang po siya. Good job. Good boy. Good boy. Ayan, tapos silahin lang po natin ulit pagka pataas po. Up. Line up po natin. Good. Okay, back. In. Back. In. Okay. Stop. Pressure. Hila pataas. Sit. Okay. So, paano naman po yung kunwari? Shake hands. Siyempre, mahirap yan. Shake hands. Sila, ganun-ganun ka dyan. Shake. 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 Yan. Shake. Yan. Hindi po siya nagsishake. Hindi po ba? Ang aso po kasi usually, sabi ko nga po sa inyo kanina, ang weakness po niya na dito po sa okay, kung gusto nyo po natin siya matuto mag-shake hands, ito pong chain, chain and leash. Siya po natin ang hawak, ganyan. Hilahin po natin papunta sa left side natin. Yung left foot niya, itataas niya po. Ayan ha, left side ko, hihilahin ko po siya papunta sa left side ko. Tataas niya po yun.
shake that. Oh, kita niyo po. Good job. Praise po ulit. Okay, kasi hindi po siya mahilig sa pagkain. Ayan, pag-shake po natin. Okay, tapos pagpa-right naman, ayan. Unahin naman po natin itong leash. Leash and chain na papunta doon sa right. Right shake. Good. Good job. Paulit-ulit niyo lang pong gagawin yan. Habang sa tumagal, ma-imprint pa rin po sa utak niya. So, kahit wala po siyang dog treat, na-imprint po sa utak niya yung mga ginagawa nito. Okay, shake left, shake right. Very good. Shake left, shake right. Good job. Good. And good job. Tapos pressure ulit pa down. Siyempre, hindi po ulit siya magda-down kapag nakataas po yung kamay. Ulitin po natin ulit. Down. Okay, down. Pressure. Down. Very good. Good job. Okay. Ayan, down stay. Relax naman po natin siya. Stay down. Para masanay din po siya ng medyo matagal po na naka-down. Yan, kahit wala po tayong hawak na dog treats. Yan, wala po tayong dog treats. Hindi po siya bayo sa dog treats. Yan, kahit may mga pumapasyal-pasyal dyan ng mga aso. Yan, agaya niya, may labrador. Hindi niya po kapansinin yan. Okay, ito sa Aliman. Sa Aliman po, na bigla siyang tumayo. Bigla siyang nag-wild, sinahin siya ng ibang aso. Balik niyo lang po siya sa posisyon niya. Tapos bibigyan niyo po siya ng konting correction. Okay, dito po. Unahin nyo na po, no, stay down, tapos i-command nyo lang po siya ng medyo matigas yung command nyo. Importante po yung pag-command kung paano po binibigkas yun. Okay, so, yan, another down, itigasin po natin, down stay. Yan, good, praise, good job, yan, kita nyo, kahit wala po tayong dog treats, yan, wala pong dog treats, wala, mga nasa pulso ko lang, yan, bimpo, pamunas ng pawis. Thanks. Okay. Good job. Good boy. Up. And oh, back. Here. Ulit. Ulit-ulit lang po guys yung training. Okay. Para ma-imprint po sa aso. Yung mga ginagawa ko. Back. Back. Good. 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 Tanggal lang po tamang paghawak po sa aso. Okay. Yan. Good. Hindi po siya agad umupo. Hilahin po natin ulit pataas. Sit. Good, sit. Yan. Down. Okay, pressure po ulit. Pag hindi po siya agad umaw. Down. Down. Good. Nice down. Good down. No. No. Yan. Konti pitik. Pagka kung saan po siya pupunta. Kasi yung nagbabadya ng kung sino kong puntahan yan. No. Good. Good job. Good boy. So, habang inimas natin, syempre may praise. Syempre dapat, bago matapos yung training po natin, okay, may banding. Alright, good job. Come on, yippee! Yes. Ito po natin sa aso na masaya po tayo. Good job. Good job. Alright, come on. Come on. Okay. Okay. Stop. Sit. Alright. So, sana guys, kahit po paano, may natutunan po kayo sa akin kung ginawang demo. Siyempre, hindi naman po ito madali. Pinaghirapan din po natin ito. Okay, tsaka huwag niyo po nga kalimutan kung hindi naman po masama, paki-subscribe na rin po tayo sa ating YouTube channel. Okay, para po, yan, yung mga request niyo po, is magawa po natin. Mag-comment lang po kayo kung ano po yung mga gusto niyo pong matutunan regarding about dog training. Okay, comment niyo lang po para gawan po natin ang paraan. Kung hanggat maaari, kung hanggat kaya po natin, guys, ituturo po natin ng libre. Okay, dyan po sa YouTube channel po natin. Pero syempre, yung mga iba pong mga dog owners dyan, na wala pong time, at may budget naman po sa pagpapatraining ng aso, so tumatanggap po tayo ng dog training service. Kahit po naka-stayin po sa amin yung aso, or home service po, depende po sa location. Okay? So, salamat po guys. Thank you.